Problema mo ba ang maitim na underarm? Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung product na ginamit ko na nakatulong sa akin na magpaputi ng aking underarm. Ayan guys. So alam naman natin guys na tayo mga girls is ang insecurity talaga natin is magkaroon ng dark underarm. So dati is dark underarms din talaga ako. So mas nakita ko sa TikTok ito. So meron akong nakita na nagbibideo na ito yung ginamit niya, nakatulong sa kanyang pampaputi. So marami rin ako nakikitang bad review about dito, tas marami rin namang positive. So kahit ganun is nag-ano pa rin ako, nag-take pa rin ako ng risk, bumili ako. So ito siya guys, sobrang tipid. Kasi dun sa seller na napagbilan ko is meron siyang paano siya gamitin. Maganda tong i-apply guys kapag medyo basa-basa pa yung kilikili natin, yung pagkatapos natin maligo. Tapos, ang ginagawa ko guys, is konting-konti lang talaga. Ganyan lang oh. Konting-konti lang talaga. Tapos, minsan nga, hindi pa ako nakakapaglagay nito. Lalo pag andito lang naman sa bahay. Yan. So, ganyan lang guys. Nalungkot nga ako guys nung nabalita sa akin kay MJS kasi nga hindi ko pa to nauubos no itong isang tab ko tapos merong ganung issue. Tsaka wala namang ganung problema nangyari sa akin na nagkaganon yung kilikili ko na allergy. Hindi ko alam kung saan sila nakabili nun. Ayan. So ganyan lang ako magpahid guys. Effective na ito sa akin. So effective sa akin to guys as deodorant kasi wala siyang amoy maghapon. Tapos hindi rin siya masyado na mamawis. Mamawis man siya konti, pero hindi siya mabaho. So, ganun yung ano niya sa akin, effect. Alam ko yung sa iba, ganun din. Pero hindi ko lang alam doon sa mga na-allergy, nagkaroon ng maitim, na makate. Hindi ko alam kung bakit ganun yun sa inyo. So, advice din sa akin nung seller na napagbilang ko nito is, partneran ko siya ng niacinamide na soap. So, bumili rin ako noon. Yun yung ginagamit ko na soap. Kapag naliligo ako dun sa aking kilikili. So, baka yung nabalita sa kay MJS is sobrang dami siguro nilagay. Tapos, sinabayan pa ng mga matatapang na sabon. Para sa akin is okay to. So, hindi ko naman nire-recommend sa inyo. So, bahala kayo kung gusto nyo gumamit ng ganito. Basta para sa akin is effective siya. Yun lang.